Yamashita Treasures sa puno ng Balete. Alam mo ba na marami sa mga sundalong Hapon ang gumamit ng puno bilang importanteng marka sa kanilang ibinaon na mga kayamanan? Sa mga punong ito, ang ating tatalakay sa bilong ito ay ang punong Balete. Bago tayo magpatuloy, nakakita ka na ba ng punong Balete? Kung hindi ba, ito ang isang larawan ng punong ito. Halos matatagpuan ang ganitong klase ng puno sa iba't ibang panig ng Pilipinas at meron itong 800 na magkakaibang mga uri. Ang kakaiba sa punong Balete kumpara sa iba ay pwede itong lumaki mismo sa ibang puno. At sa paglaki nito, masasakal ang dating puno hanggang sa tuluyan itong mapatay ng Balete. Pero ang inaabangan ng karamihan, ang mga punong Balete ay paboritong tirahan ng mga engkanto. Kaya ang sabi ng mga matatanda, iwasan ninyong magdala ng Balete sa loob ng inyong bahay para gawin itong halamang pandekorasyon. Maliban na lamang kung gusto mong mangakit ng mga multo at makitira sa loob ng inyong bahay. Bilang isang treasure hunter, marami na akong naging karanasan at nasaksihan na iba't ibang uri ng mga engkanto maging mga multo. At sa lahat ng mga pangyayaring ito, ang mga lugar kung saan may puno ng mga Balete ang siyang aming pinaka-iniiwasan sa lahat. Dahil ang puno ng isang Balete ay hindi karaniwan na iisang engkanto lamang ang nakatira dito. Sa kadalasan ay marami sila. Ayon sa mga taong may kakayahang makakita ng mga hindi ordinaryong bagay, ang mga engkantong mahilig manirahan sa mga punong ito ay ang mga kapre, tikbalang at mga diwata. Marahil ang isang bagay kung bakit may paniniwalang bawal ang mga babae na tumulong sa paghahanap sa mga nakatagong kayamanan ni Yamashita ay dahil sa mga engkanto. Ang karamihan sa mga engkanto ay sadyang mahilig sa mga babae, lalo na ang mga kapre. Meron silang kakayahan na magpalit anyo at maging kaakit-akit sa paningin ng kanilang biktima. Maliban sa mga engkanto na mahilig manirahan sa puno ng mga Balete ay ang mga ahas. Ang pinakakinatatakutan natin sa mga ahas ay ang kanilang makamandag na pagtuklaw. O di naman kaya ay ang kanilang sobrang laki na kayang lumamon ng isang buong tao. Siguro ay pamilyar ka na sa taong ahas na nakita ng aktres na si Alice Dixon sa isang kwarto ng Robinson's Galleria. Meron akong nabasa na isang artikulong nagsasabi na ang taong ahas daw na ito ay dating naninirahan sa isang lumang puno ng Balete. Ano nga ba ang mga dahilan kung bakit pinili ng mga sundalong Hapon ang mga puno ng Balete sa pagmamarka? Ang pinakadahilan kung bakit mas pinili ng mga sundalong Hapon ang mga puno ng Balete kumpara sa iba ay dahil sa hindi ito basta-basta namamatay. Sa pagdaan ng panahon, ang mga punong ito ay patuloy sa paglaki at mas lalo pa silang nagiging mas matibay at hindi basta-basta nasisira kahit may dumaan na malalakas na mga bagyo. Base sa aking mga karanasan, marami sa mga matatanda o live pointer ang nakasaksi sa mga sundalong Hapon na nagbaon ng kanilang mga kayamanan sa mga puno ng Balete. Masasabi kong napakasimple lamang ang kanilang estilo o paraan kung paano nila ito ibinaon. Kung maliit pa lamang ang puno ng Balete, ang karaniwan na ginagawa ng mga sundalong Hapon ay ibinaon nila ang deposito sa gitnang ilalim nito. Kaya sa paglipas ng panahon na lumaki ang mga ugat ng puno, ito ang siyang magsisilbing proteksyon ng deposito. At habang patuloy ito sa paglaki, mas nagiging makapal ang kanyang mga ugat na siyang bumabalot sa nakabaong kayamanan. Para makuha mo ang deposito,
kailangan mong putulin ang mga makakapal na ugat ng punong balete. Ang pagputol sa mga makakapal na ugat ng punong balete ay sadyang napakahirap. Ito ang dahilan kung bakit marami sa mga treasure hunters ang sumusuko sa pag-uukay ng kayamanan sa ilalim ng mga puno ng balete. Kung meron kang kagamitan o metal detector, mataas ang posibilidad na maabot nito ang deposito. Pero ang problema sa mga kagamitan na ito ay kailangan mong tumayo sa direktang ibabaw na kinalalagyan ng nakabaong bagay. Kaya kung ang deposito ay nasa pinakagitna ng puno, hindi ka pwedeng tumayo para mag-detect sa ibabaw nito. Di bali na lang kung meron itong mga butas na pwede mong pasukin para gawin ito. Meron din tayong tinatawag na century old balete tree. Ito ay ang mga punong balete na may higit 100 taon na edad. Kaya sa panahon na pananakop ng mga sundalong Hapon, marami din silang itinagong kayamanan sa loob ng mga punong ito. Pero kung noon ay meron itong mga butas na kanilang pinaglagyan, maaring ngayon ay silyado na ito ng mga malalaking ugat ng balete. Ang tanging problema ng mga treasure hunter pagdating sa mga century-old balete trees ay protektado ito ng mga otoridad. Maliban na lamang kung ang puno ng balete ay nasa isang tago at liblib na lugar. At kung meron man itong nilalaman na kayamanan, napakataas ang posibilidad na ito ay mahigpit na binabantayan ng mga engkantong naninirahan sa puno. Kapag marami at iba't ibang engkanto ang nakabantay sa kayamanan, sadyang magiging mahirap ang makipag-usap at areglo sa kanila. At sabi ng aking kakilala na may kakayahang kausapin ang mga engkanto, ang puno ng mga balete ay isang malapalasyong tahanan para sa kanila. Kaya sadyang mahirap silang pakiusapan para umalis at maghanap ng ibang punong matitirhan. Subukan mo na lamang na ilagay ang iyong sarili sa kanilang kinatatayuan. Sabihin natin na ikaw ay tahimik na nakatira sa isang napakagandang palasyo dahil sa walang kumagambala sa iyong pamumuhay. Tapos biglang may dumating na gusto kang paalisin sa iyong sariling tahanan. Ano ang iyong magiging reaksyon? Siyempre, natural lamang na ikaw ay magagalit, kaya ganun din sa mga engkanto. Pagdating naman sa mga deposito, ito ay karaniwang inilagay ng mga sundalong Hapon sa mga matitigas na lalagyan. Sa kadalasan, ito ay kanilang binalutan ng matigas na simento. Ito ay para hindi madurog o maikalat sa ilalim kapag lumaki at kumapal ang mga ugat ng punong balete na siyang magiging sanhi para maipit ito. Ngayon, hindi ko sinasabi na basta may punong balete sa isang positibong lugar ay agad na nasa ilalim nito ang nakatagong deposito. Ito ay nangangailangan ng sapat na batayan sa pamamagitan ng pagkalap ng mga marka sa paligid ng naturang lugar. Bago tayo magtapos sa bilang ito, ay basahin natin ang ating mga ka-TH na nais magpa-shoutout. Shoutout kay ka-TH na Dominador Pisana from La Union. Shoutout kay ka-TH na Ronald Mendoza. Shoutout kay ka-TH na Blue Soros. Shoutout kay ka-TH na Akmar Tamar. Shoutout kay ka-TH na Florencio Amaril at Feli Targo from Mandaluyong. Shoutout kay ka-TH na Marlo Gais from Davao del Sur. Shoutout kay ka-TH na TH Romer Alaw from Ormoc City, Leyte. Shoutout kay ka-TH na Ricky TH from Cebu City. Shoutout kay ka-TH na Michael Mendoza. Shoutout kay ka-TH na Ian Unahan Vlog from Kuwait. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa lahat!